ating administrasyon, itong insurgency, corruption at drugs. Alam mo naman kung gaano katindi hinarap ito ng dating pa Pangulong Rodrigo Duterte. So dapat tuloy-tuloy pa rin ang laban dito, malimutan. Ang totoo yun, nandun nga tayo, pero ito na naman tayo. Ano? Para lang maliwanagan, wala po ang kinakampiyon dito. Sinasabi ko, kanya-kanya ng style. Yun ang style ni Pangulong Duterte, okay, tinanggap natin. Ito yung style ni Pangulong Marcos, okay, di ba? Wala tayong magagawa. Hindi mo natin sila pwedeng diktahan eh. Kaya nga, ang aking sinasabi rito, yung responsibilidad ng lahat ng opisina ng gobyerno at mga opisyal, abay gumalaw sila. Yun ang ating pupukpukin pag wala silang ginawa. Bakit kayo nagpunta dyan? Kung appointed kayo, bakit kayo nagpa-appoint yan kung hindi naman nyo alam ang trabaho nyo? Mm-hmm. Kung kayo yung mga general at anumang posisyon sa gobyerno, bakit kayo nandiyan kung wala kayong ginagawa? Mm-hmm. Yun yung ating, importante yun eh. Huwag na, inuulit ko, huwag nating iasa sa iisang tao lang ang problema ng bayan. Matutunaw tayo. Importante itong korupsyon na issue at insurgency at illegal na droga. Corruption na binabanggit mo, nandyan ang Office of the Ombudsman. Yan ang trabaho. Yan ang anti-corruption na lihiti mo. Yes. Tapos meron pa tayong bago ngayon, ARTA. Anti-rate authority. Si Belica ang nandyan. So, yeah, dalawang ahinsang malalakas yan. Nandyan ang NBI, anti-fraud. Nandyan ang police. Ang dami hong ahinsa eh. Pero again, huwag nating iasa sa isang tao. Yes. Gumalaw-galaw kayo. Ayan, partner. Marami pong salamat sa mga sinabi mo. Ako po ay 15 years na dito sa SMNI. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon, tiwala na ipinagkaloob niyo sa akin. At akin pong pinasasalamatan, magiging habang buhay na akin pong pinasasalamatan yan. Pero dahil diyan, ako may kasama mo diyan at kasama ko kayo. Dahil diyan, Pastor, pasensya ka na. Ito na po yung aking last day dito sa SMNI. Maraming salamat po sa inyo, sa Chairman, sa lahat ng mga viewers, lalo na sa nation, sa lahat po ng ating mga nanonood. Maraming pong salamat. Bye-bye po. Alright. Maraming salamat po. From Mel Mantilla Mero. Pastor, mukhang pinahiya mo si Sir Mike sa TV. Opinyon po niya yun. Programa niya. Dapat opinyon niya po yun. Matagal na po ako nakasubaybay sa programa ni Sir Mike. Pati ako nasaktan sa sinabi niyo po. Mel Mantilla Mero, sabi mo, Pastor, mukhang pinahiya mo si Sir Mike sa TV. Opinyon po niya yun. Ako may opinyon din ako eh. Totoo. Sinabi niya, kasi kahapon iningi na yung aking opinion about the SONA. Sinabi ko na, di ba? Inulit nila kanina sa usaping bayan. Ano ang comment ni Mike Abe? Sabi niya, hindi naman natin maatas yan sa isang tao lang. Kung yan, babanggitin niya lahat. Hindi matatapos yan na 3 oras. Sinong pinatot sa dahan niya doon? Ako. Ako yung nag-comment eh. Ako ang una niyang pinahiya sa TV. Ako nakikinig lang. Nakita ba ninyo? Ako yung nakikialam sa mga programa ng SMNI. Nakikialam ba ako sa usaping bayan? Pero pinahiya mo ako sa TV sa aking mga comments na opinion ko. Sinalungat mo at isa kang correspondent ng SMNI. Talaga sasagutin kita public din. Hindi kita babastusin, sasagutin lang kita. Sinabi mo dito, opinion niya yon. Ako, opinion ko rin yun. Di ba? Programa niya, sabi mo, dapat opinion niya po yun. Programa niya yon. Istasyon ko yan. Amen. Nagpo-programa lang siya sa istasyon ko. Kailangan igalang niya unang-una ako at ang opinion ko. Kung meron mas siyang opinion na sarili niya, huwag niyang salungatin ang chairman niya. Kasi hindi naman pagkakampi-kampi kung kanino itong opinion ko. Hindi naman ako binabayaran sa opinion ko eh. Pag may opinion ako, hindi ako binabayaran sa opinion ko. Ang opinion ko is always for nation building. It is always for the interest of the nation. Opinion niya yun, sabi mo. Ako pala, wala na akong opinion. Sabi mo, programa niya yun. Estasyon ko yun. Matagal na po ako nakasubay sa programa ni Sir Mike. Ako rin. Meron ba kayong narinig sa akin? Ha? Na nakasubaybay din ako. Lalo na ako nakasubaybay. Pero pag nagkamali kayo riyan, at parang napansin kong hindi na kayo objective,
Eh talagang nandyan ako. Hindi nyo pwedeng gamitin ng SMNI para sa sarili ninyong opinion na hindi na objective. Hindi pwede sa SMNI yun. Oh, sabi mo nasaktan, pati ako nasaktan sa sinabi nyo po. Bakit ka masasaktan? Eh public dialogue yun. Hindi naman personal yung sa akin. Totoo. Oh, kinorek ko siya sa sinabi niya na ito ah, ang mali niya. Sabi niya, huwag nating iatas sa isang tao ang lahat ng ito. Mali ka doon. Ang presidente nakaatas lahat sa kanyang balikat ang lahat ng problema ng bansa. Vision order number one. Insurgency number one. CPP and PA. NDF, drug problem. Yung tiwali, tulad ng sinabi ni Senator Amy Marcos, nakasalalay yun sa kanya. Mali ka doon, Mike Abe. Na hindi natin pwedeng yata sa isang tao. Bakit? Isang tao ba lang itong ordinaryo? Isang tao yan na binoto ng 31 million at siya'y ginawang presidente para harapin ang lahat ng problemang ito, Mike Abe. Oh, matagal tayong magkaibigan. Correspondent ka dyan. Matagal ka na riyan. Hindi ako nakikialam sa mga sinasabi mo. Basta matuwid. Pero sinasabi mong, may nandiyan naman ang, nandiyan naman ang ano, ang Armed Forces of the Philippines para sa insurgency, CPP and PNDF. Gagalaw ba yan kung walang maliwanag na utos ang ating Pangulo? Kasi siya ang Commander-in-Chief. Gagawa ba yung pulis kung hindi sila backup ng Presidente? Pati yung PDEA. Gagawa ba yan kung hindi maliwanag ang mga utos ng ating Pangulo? Oh, ang template natin sa Pangalong Duterte, maliwanag ang kanyang utos sa kanyang mga ahensya. Kaya malakas ang loob nilang sumugpo. Oh, huwag mong sabihin na, iatas na lang natin sa armed forces yan. Inaalis mo ang kapangyarihan ng Pangulo eh. Ginagawa mo siyang ordinaryong tao eh. Hindi pwede yung comment na ganun. Kaya sinabi ko sa iyo, linawin natin ito, mali ka doon. Public dialogue ito. Pinahiya mo ako sa una kong sinabi na para bang sinasabi mo na mali yung sinabi ko na kailangan sabihin ng Pangulo yun para marinig naman natin at magkaroon ng contentment ang puso natin na ang ating Pangulo ay matapang na humarap sa mga problemang ito. Oh, hindi mo pinagtatanggol ang Pangulo eh, pinaplatter mo siya eh. Oh, ako nagtatanggol ako sa Pangulo. Huwag mong alisin ang kapangyarihan ng Pangulo. Inaalis mo eh. Huwag nating iatas sa balikat ng isang tao lang. Isang tao lang ba yan, ordinaryong katulad mo? Hindi. Inatasan yan. May kapangyarihan yan. Lahat ng kapangyarihan as Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines at mga law enforcement agencies, pati na ang local government, nasa kanyang pamamahal at kamay at kapangyarihan. Baka pangyarihan ng Pangulo pag nagsalita yan, talagang yan ay gaganapin.